Hello, good day mga lord. So dito na ulit tayo sa ginagawa natin. So kararating lang natin na bumili kami ng wire ulit tsaka yung panel na ilalagay natin dun sa... So mag-additional tayo ng 6 hole na panel. So yun yung gagawin. Umpisa na muna tayo. So sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe lang. Click nyo yung notification bell para manotify kayo sa mga future upcoming videos ko. Don't forget to comment na rin para may feedback sa mga videos na mga ina-upload ko mga lord. So, pagpapatuloy lang natin yung mga ginagawa natin dito na cable pulling, mga lods. Yan sa taas. So, cable pulling pa rin tayo. So, bumili tayo ng number 14 para sa lighting. So, yung sa ilaw is madali na yun. Ah, sa ilaw. Yung sa outlet is madali na yun. Na dito naman sa baba. So, unahin muna natin yung mga nasa taas. Kasi nag-prepare na sila for sailing. So, yun yung habulin natin. So, mamaya na lang ulit. Hi, mga lods. So, 12 PM na, so break time na, lunch time. So as usual is nagka-cable pulling tayo, then in-splice na rin natin yung mga per load ng switch. So every switch is meron tayong tatlong load. Every plate nung gang is may tatlong load tayo. So yun is nandito sa box na to. So yung tatlong ilaw na nakakontrol ng tatlong switch is nandito. So dito ko na in-splice. May mga marking naman yan. Then, pati yun natin. So, patapos na to. Then, yung droppings na lang ng sa downlight. So, magdadrop tayo ng ganito kahabang wire para sa downlight. So, kung saan mapapalagay yung downlight is may length tayo ng wire na pwede nating ilipat dito sa side na to or dun pababa. So, ganyan yung itong mga wire na to. So, apat yan. Isa dyan, sa dito, at sa dito. Then, ito ang nakalagay na itong isa. So, para mga lods, kain muna tayo. So, kita-kitsa lang ulit maya pagtatrabaho natin. Peace! Hey, mga lods. So, na splice natin yung mga kada JB and kada drops ng ilaw. So, i-try natin i-check para sureful tayo. Mahirap na pag nag-sealing na. So, check muna natin. So, pinag-short ko yun doon, isang neutral din isang line. Then, may neutral dito. So, i-short ko yung neutral, tsaka yung minarkingan ko dito kung tatama. Ay mga lads, meron tayong multimeter, as usual. Lagyan natin sa continuity. So, naka-short doon. So, neutral and yung isang line. Kung ano yung pinag-short natin na ilaw. Ay mga lads. Kailangan dito ang inyong ito. Ano pa rin pala ito rito? So, continuity check tayo. Neutral and isang line. Dahil naka-short na yung neutral doon tsaka yung line number 3 yun. So, ito yun. Okay mga lads. Yun yung nilagyan ko ng marking na number 3. So, sa switch sa first gang 3 gang, sa first switch na 3 gang is switch number 3 yun. So, tama. Check natin sa iba. So yung number 3 na switch na yun is kino-control yun is downlight na 4. So pag tinest natin yung tatlo pa sana, pag chinek natin doon ang multimeter is dapat mag-continuity yun. So dapat is tutunog. So yun yung i-check natin. So, na-short na naman ba natin uli yung isa. So, ang unahin ko muna yung number 1 na switch. So, yun yung minarking ako ng 1. So, yun yung unahin muna natin. So, multimeter natin. Continuity check.
pinag-sort ko yung neutral and line doon. Ah. Ayun, wala. So, neutral. And number 1. So, ito mga lads. So, check natin lahat. Dalawa mga lodi. So, may nagkabaliktad na isa. So meron tayong napasama na. So meron tayong napasama mga lodi. So may mali. Kailangan natin i-check na yun. So, mahirap nang maiwan. Ayan mga lads. So, tinrace ko yung tinetest natin. Bakit dalawa? So, ang tinetrace ko is yung para sa chandelier na switch number 1. So, may sumunod siya na switch number 3. Yung switch number 3 ko is yung sa 4 na downlight. Yung chine-check natin kanina. So, kaya pala tumunog din yung switch number 3 is ito. So naka-short din siya. So, hindi pa napuputol to. So putulin muna natin yan. Ay mga lads, check ulit natin. So again, continuity check. So natanggalan natin yung shortage nung hindi pa natin naputol ngayon. So yun is para sa switch number 3 yun. So ang itetest ko ngayon is switch number 1. Again, neutral, then yung ating switch number 1. Then check natin kung meron ulit ito. Ito isa. Ayan mga lodi, wala na. So means tama yung switch number 1 natin dun sa gang, sa 3 gang. So yun yung switch number 1 natin. So check naman natin is switch number 2. So switch number 2 tayo mga lodi. So dun sa light number 1 na chandelier is meron magkabilang, sa side niya is may magkabilang ilaw. So yun ang switch number 2 natin. So number 2 is ito. So ayan, tama mga lodi. So check natin sa iba kung may shorted. So wala. So tumunog means tama yung load natin ng wire. Okay, check pa natin yung isang light pa na kasi dalawang ilaw yung sa switch number 2. Check pa natin yun. Yung pangalawang ilaw ng switch number 2. Check din natin yun. So need natin na tama lahat yun. And gumagana. So check natin sa lahat. Wala. Dito sa switch na yun is, sa switch na yun is okay. So tama tayo. So sa switch number 3 na tayo. So yun yung check natin nung kahon na una na inulit natin. So number 3. Switch number 3 mga lads. So okay. Nag-short tayo ng sa iba is open siya. So yun lang yung naka-close yung switch na yung ilaw na pinag-short natin. So tama to. So apat yung sa switch number 3. Isa is na-check na natin. Yung kauna-una is na-check na rin natin yun before. Pero i-check pa rin natin yung mga lot. So kailangan natin is 100% sure dun sa mga droppings sa ilaw natin. So hindi pwedeng 99%. So dapat is 100%. Pag nilagyan na ng isam yan, is wala na tayong mga kilaw dyan. So, need is 100%. So, check na natin yung isa. So, yung pangalawang ilaw ng
pangalawang ilaw ng switch number 3. Tignan natin yung ito. Okay. So, sa side na yon kasi is 4 load ang nakalagay dyan. So, nakasama dito yung sa ilaw sa labas. Kaya naging 4 yung load dyan. So, sa switch number 1 na yon dun sa susunod na trigger. So, tama to. Then, dalawa na lang para dun sa downlight na 4. So, mag-isa lang tayo kaya... Ako yung nag-check dito, din ako rin yung nag-short doon. So, pinuputol-putol ko lang itong video. So, galing tayo ron. Pinag-short lang natin. So, patlong ilaw yun ang switch number 2. So, okay, tama. Yan, sa iba. Check na kung sasapit. Hindi ako. Wala lang. So means tama yung switch, yung light number 3 natin ng switch number 3. So yung last switch, last light nung switch number 3. Kasi wala dapat palay-palitada to. Hey mga lads. So yung pang-apat na ilaw ng switch number 3. Wala palitadahan dito sa baba na. So, gusto ko lang talagang ma-sure yun bago maglatag sila ng case na rin. So, okay. So, para pag sarado ng case na may isula tayong problema. So, okay yung switch 1 to 3. Then, yung isang subay na sa labas, i-check natin yun. Para switch number 1 ng gang number bali gang plate number 2 yun. So, pangalawang switch na yun. Malad. Yung outside light na tayo. So, switch number 1 yun dun sa next plate na gang. So, meron tayong 3 na 3 gang. So, 9 switch lahat yun. So yun na dito is 4 na. So ang pang-apat is... Hindi pala naka-on ang ating meter. So, check natin sa iba. 43 ano ang tanong? Mayroon pwede gawin finishing, makuting din na yan eh. Makuting din yung finishing. So, okay mga lads. So, tama yung gawa natin. So, dun sa harapan ng bahay, may dalawang ilaw yung sa labas. Yun yung sine-check natin. So, na-check natin yung left side. So, yung right side naman. Para sureball tayo mga lads. Mahirap yung hindi tayo sure. Hi mga lads. So, last na ilaw tayo nung ilaw sa labas. So, neutral. Ayan ito. So, okay. Tama yun. So, tama itong dito natin lahat. Okay na mga lodi. So, dito sa flexible na to, papunta doon, is tama yung mga pinuntahan nito. So, sa switch, then sa neutral. So, clear na tayo dyan. Lagyan ko lang yung tagging itong pipe na to. So, pagkabit natin doon sa square box niya, isa alam natin kung saan galing. Ayun mga lodi, so nilagay natin ang tagging. So ito yung nilagay ako, main room. So yung pinakang main room, yan yung pinakang kinsami ng mga. Para paglagay natin doon sa box, isa alam natin yung mga kapatid natin. So break time muna tayo. Maya ulit.